Hi guys, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw tayo may gagawin, tayo magpapulit ng Relly Valve Octopus Type ng trailer. Itong trailer na nasa likuran ko, papalitan natin siya ng Relly Valve Octopus Type assembly kasi may singaw siya doon sa ilalim. So guys, tara, samahan niyo ako. So papalitan natin ito ng assembly. Octopus yun siya guys. Octopus. Really bad. Magaling dito sa lalong. Guys, mag-uumpisa na tayo magbabaklas. Anahin natin ito baklas yung supply niya. Ito yung supply fitting. Ito yung supply sa baba. Tapos, ito yung sa brake, yung sa itaas. Ito yung sa service brake, yung sa may itaas. Tapos ngayon ito na, yung papunta sa mga brake chamber na hose yung tatanggalin natin. So ito guys, yung pangalawa ng hose tinatanggal natin kasi apat na dito eh. Apat na differential, apat na brake chamber, so apat na hose yung kanyang delivery. At ito. Tapos ito yung isa na naman. Kailangan may kontra eh, para hindi umikot yung fitting. Kasi yung fitting mamaya itatransfer lang din natin dun sa bako. Wala kasi tayong labing 30, kaya ito, tatala na lang. Guys, natanggal natin yung ating octopus Relly Valve Octopus Type yan ito. Ngayon ituturo ko sa inyo kung saan dito yung supply tsaka yung kanyang service brake ito. So guys, ito yung kanyang supply ito. Makikita natin yan. May makikita tayong pangalang emergency. So, bali, ito yung pinaka-supply niya. Ito yung galing sa tractor. Yan. Dito papasok yung hangin. Tapos, yan. Dito siya lalabas. Tapos, ito, konektado na ito sa tangke. Ito. Yan, yan. Dito siya papasok. Yan, dito. Dito siya ilalagay. So, bali, tagos yung hangin. Yan, ito. Pagpasok dito ng hangin, yan dito, pagpasok niya dito, lalabas siya dito, pasok na sa tangke. So, yun ang supply. Tapos, ito naman yung sa service brake, ito. Itong sa itaas. Yan. Pag-apak natin doon ng preno, papasok ang hangin, may diaphragm to dito sa loob, sisipa yung diaphragm, bababa yung piston, papasok dito yung hangin. Yan, dito. Pupunta siya dito sa apat na fitting na to. Yan, tapos, pagpasok nyo dito sa fitting, dadiretso siya sa brake chamber. Yon, pipreno na yon siya. So, ngayon guys, yung gagawin natin, itong mga fitting,
ililipat natin dito sa bago. Yan o. Ito yung luma na octopus. Lilipat lang natin yung fitting niya para wala na tayong babaguhin pang reducer. Diretso na natin. Kasi ito yung malaki. Ayan o. Ito. Ano to siya? 3/8 tapos ito 1/4. 3/8 tsaka 1/4. So, lilipat lang natin ngayon, guys. Ito yung 3/8. Yan, ito. Tapos, ito naman yung 1/4. Baka magtaka kayo, guys, na magkaiba sila, pero parehas lang din naman yan ng purpose silang dalawa. Magkaiba lang yung butas. Ayan, guys, oh, makikita nyo may pangalang delivery. Yan, tapos yan, oh. May pangalan ding emergency. So, sa loob yan, guys, yan, makikita nyo yung pinakaloob niya, may strainer yan para pagka madumi yung galing sa tractor na hangin, masasala niya dyan. Kasi minsan may mga pumapasok na mga dumi, lalo na yung mga baba, yan dyan, dyan yan naiipon. Tapos kung minsan, guys, nagiging mahina yung pasok ng hangin, so ito gagawin, tatanggalin itong fitting, tapos lilinisin yung strainer niya, tatanggalin yung bara dyan para mabilis yung pasok ng hangin. So ngayon, lilipat muna natin yung mga fitting. So ngayon, natanggal na natin yung apat nating fitting para sa delivery. So ngayon, lalagyan naman natin siya ng teflon. Lahat to sila lalagyan muna natin bago ikabit para hindi magkaroon ng air leak. Hindi sumingaw. Yan. Apat nating fitting, oh. Yan. Tapos ngayon, lilipat naman natin yung dito, yung sa supply at saka yung sa service brake niya. Tatanggalin ko muna sa kabila. Ito yung sa service brake niya. Yan, ito. Yan na. Gagawin ko rin to, guys, ng video kung ano talaga ang function nito. Itong octopus. Ay kukumpare natin siya doon sa mga ordinaryong ilong. So guys, bago magtaka kayo na hindi ko to tinanggal yung fitting na to, kasi yung sa ating bago, meron na siyang fitting talaga dito. Ayan. So hindi ko na to tatanggalin. Gagamitin na lang natin to sa iba. May purpose pa to eh. May paggagamitan pa to. Kahit itong luma, guys, oh, yan na makikita nyo. May strainer siya, di ba? May dumi rin. Yan, oh. Yan. Yan. So, ngayon, lalagyan din natin ito ng teflon yung mga 1/4 na.
tayo dito. Kakabit na natin ito yung ating octopus ito. Yan, 3/4 ang butas ng octopus yung papunta na sa tangke niya mismo. Air tank na mismo ito. Yan ang makikita natin yung may piston siya sa loob. Yun. So, kakabit na natin ito guys. Lagay tayo ng teflon sa fitting dito. Tanggalin natin yung luma. Yan. Balitan natin ng bagong teflon. Tapos na yan. Ito. Ito yung butas na 3/4. Dito to siya. Sa delivery host niya yung papunta sa chamber. Ito. Tapos, ito guys, ito yung kanyang sa service break, ito yung sa taas. Hindi ko muna ikinabit yung isang host sa papuntang sa delivery niya para maluwag. Tatala din ni higpit ko dito. Dapat isa nito, number 16. Eh, hindi ko rin nadala yung number 16 ko. 17 at saka 15 lang. Kaya yeah, ito, katala na lang. Yan. Tapos, itong isa, ito na yung ating supply. So, kailangan guys, kung saan host yung binaklas mo dito sa dalawa, yung sa taas o yung sa baba, kailangan dyan din yung pagkakalit mo. Para hindi magkapalit ng supply at saka yung sa preno doon sa pinaglalagyan ng glad hand. Ngayon, yun. Isa na. Ayan, ang last na lang. Okay na to.
Bitan na lang din natin ito siya. Magkabit guys. Ngayon ite-testing na lang natin to siya. Hahanginan ko ngayon yung truck tapos i-release ko. Lalagyan natin to ng hangin kung may sisingaw pa ba dito sa ibaba. Yan guys oh. Ayun. Ite-kabit natin yung ito yung sa delivery niya, baka magkamali kayo guys, magpapalit kayo ng supply at saka ng sa preno niyan. Ito yung sa service brake sa preno, ito yung sa supply yung sa baba. Tapos natapos natin ikabit na yung apat na fitting. Yung apat na fitting niya na yan guys, ayun o. May mga hose yan o, pupuntang chamber niya yan. So ngayon nahanginan natin doon. Tapos babalik tayo dito sa ilalim. Tsaka titingnan natin yung... Ngayon guys sa itaas ng truck ha? Titingnan natin yung hangin niya yan. Yan makikita natin guys na nasa 9 na yung hangin niya. So titingnan natin ulit doon yung sa ilalim ng chassis, yung ikinabit nating relay valve octopus type. So babalik tayo doon guys. So yung guys na kita na natin na navy na yung hangin niya doon. Tapos andito tayo ngayon sa ilalim uli. Titingnan natin kung may singaw. Ayan guys oh, wala na. Kanina yung sa luma dito, yan dito siya nasingaw sa kanyang exhaust. Yan dito. Dito siya sumisingaw kanina. So ngayon yung bago na wala na. Wala rin singaw itong mga fitting natin ikinabit tsaka yung sa delivery niya. Ayan guys, makikita ninyo na nakamaxi yan oh. Ayan, nakasipa oh. Ayan, nakasipa yung ating chamber. Ayan. Nakasipa yan siya. So, ibig sabihin, nakapreno. Nakasipa eh oh. Kasi kung hindi siya nakamaxi, ito, yung adjuster, dito lang yan siya. Nakatras to siya. So, kaso nakamaxi, kaya ito nakatayo. Nakasipa yung ating chamber. So, yan guys, okay na tayo. Yan o. So, yan guys, natapos na tayo magpalit, magkabit nitong relay valve, octopus type. At saka, naitesting na din naman natin siya na, at wala nang singaw. Ito, dito, okay na. At saka yung mga fitting niya, okay na, wala nang singaw. So, yun lang guys, maraming salamat. Sana may nakuha kayong mga tips at saka techniques na makakatulong sa inyo kung paano ang pagpalit at saka pagkabit nitong relay valve. So maraming salamat. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share at saka paki-press na lang din ng notification bell para maging updated pa po kayo sa mga videos natin gagawin na hopefully na makatulong sa ating lahat. So yun lang guys, maraming salamat. Ingat.